Good morning, good afternoon, good day mga kananay. Tara, samahan niyo ako. Luto tayo ng fresh vegetable mula sa aking garden. Sariwa at masarap. Samahan niyo po ako. Bukasan na natin ang nakuha natin na gulay. Yan, fresh from my garden. Diba? Laki ng minus mo kapag ikaw ang nagtanim sa sarili mong gulayan. Sigurado ka ng malinis, sariwa pa. Kaya pag may mga paso, pwede nang taniman yan kung walang lupa. Sabi nila, pag magluluto ka daw ng gulay, masarap daw dito sa clay pot. Kahit na yung isda na tulingan, sinaing yon. Dito po natin lulutuin ngayon yung hinarvest natin ng mga gulay. Ang tawag doon ay dininding or pangmahirap lang na ulam. Ayun. Ito si kamatis. Ilalagay natin si sibuyas. Yan. Yung sibuyas ko tumubo na. Kinulong ko sa bote para magkaroon siya ng dahon. Ayan. Kinulong ko sa bote para magkaroon siya ng dahon. Plus meron akong isda. Yung parang daing siya pero tinapa na pinatuyo. Yan. Yan po siya. Yan, lalagyan na po natin siya ng tubig. Kunti lang. Kunting tubig lang po. Pang sabaw lang. Huwag masyadong masabaw kasi hindi siya masyadong masarap. So, tama na po yan. Ganyan lang siya. Tapos, isasalang na po natin yan na ganyan. Sasalang na po natin yan. Check natin kung kumukulo na. Yun. Kumukulo na siya. Kailangan po kasi matagal. Medyo mga 5 minutes pa kuluan para yung kanyang ricado ay lumasa kagaya nung nilagay natin na tuyo. Ayan. Ayan. Hanggang sa madurog na yung anong tawag dito? Kamatis. Anyway, ilagay na rin natin yung ating nor na fish dahil ang laman po niya ay fish. Tingnan natin yan. Takpan po natin ulit. Lagay na po natin yung bagoong fish sauce. Pero bagoong siya. Ayan. Kunti lang pong ilalagay natin. Tama na yun. Kasi mapapaalat siya. Kaya tama na yun. Lagay na natin ang ating bataw sa ilalim. Yan. Apatani pala. Mali na naman si Inang Jenny. Lagi na lang. Sabi sa inyo, hulaan nyo ilang taon na si Inang Jenny. Patani. Yan. Tapos, isunod natin dyan ang sa ilalim siya. Ilalagay natin ang alukbati natin. O yan. Alukbati. Kaya doon sa mga vegetarian na bawal na sa kanila ang ganito, tapos sasabi ni Doc, magbulay ka na lang. Tapos kung kaya nyo naman po itong kainin, go ahead. Tanim-tanim na po tayo sa ating paligid. Yan, para sariwa ang ating kakainin na gulay. Tapos, iibabaw natin ang malunggay. Yan.
Yan si Malunggay. Nakikita nyo po, nagtutubig siya. Ayan, kaya konting tubig lang po. Pag nagdininding, kung tawagin, konti lang po yung tubig na ilalagay nyo. Para malasa yung dininding nyo. Kasi pag maraming sabaw, para na kayong nagtawag ng buong kapitbahayan. Tikman po natin yung kanyang sabaw. Okay na siya. Takpan na natin para kukulo. Habang hinihintay ko siya, mamasyal tayo sa aking bukirin. Ayan, may mga ampalay ako. Ayan. Dati nagtanim ako dyan na sitaw dahil tag-ulan, nalunod. Iba na lang, puro ampalaya po yan. Tapos meron ako ditong basil. Ayan, Thailand basil. Yan sa likod po niyan yung mga milagrosong mga gulayan. Okay, balikan po natin yung aking niluluto. Ayan, kumukulo na siya. Kapag nagustuhan nyo po yung aking pagluluto, ang tawag po dito ay dininding. Paki-like, share, and subscribe na rin po. Ayan, ulam pang mahirap, pero masustansya at sariwa. Salamat! Happy lunch, happy dinner! Sarap.